Check, test, test, test. Ayun, wala nang intro-intro, game na kaagad. Ito na po mga kaibigan ng, well, second round ng Southeast Asian Qualifiers para sa The International 6. Ako nga pala si Dennis ng Bulesco TV. At ito ang laban ng Execration laban sa WG Unity. Nakalimutan kami yung WG. Wala sa isip ko. Ano nga yun? Warriors Gaming Unity. Ayan, ito po ang paglalaban ng top 2 ng second place hanggang fifth place ng ano nung nakaraang round 1 best of 1 round robin qualifiers natin. Na unfortunately, eh nalaglag po ang ating mga ang dalawang Pinoy representatives, Mineski Sports 5 at saka Rave. At anyway, congratulations nga pala sa TNC for acing it up, being the first placer and being the first invited team sa invited Pinoy team sa TI. Kasi baka sabihin niyo, kaya din kay paano yung Mineski? Ay, qualified pala, mali, hindi pala invited. Qualified team. Una-una, kauna-unahang Pinoy team na naka-qualify. Yan. Kasi yung Mineski noon, invited. Pero mamaya na, naku po, yun lang, galit na galit dito. Ang WG Unity killing. Abed ka agad. Naku, si Team Sang susunod dito. Tingnan natin kung may pag-asa bang Execration. If they would win this one, all they have to do is get second place. Top 2 would be, ano, qualifying as well. Kung sakasakali man na hindi, maka-third place sila, they would be playing on the wild card. Still gonna be flying to Seattle. So in turn pwedeng parang may dalawang chance ang Execration dito para makapunta sa Seattle. So tingnan natin mga kaibigan kung kakayanin ba. This is best of 3 and Execration is looking pretty grim. Paklik lang mabilis kasi ilalabas ko lang yung stats ng game. Okay na, balik mo. So naku po, medyo malungkot ng konti eh. Si Ajit dito eh sobrang okay ng farm as well as taga lang. Okay, so Faceless Void Carry ang ginagawa dito ng WG Unity kung di ako nagkakamali. Pero mamaya ako post bigla kasi na DC si pareng RR. Yun. Ayan. So baka may nagtatanong kasi dito, halimbawa, Kuya Denki, anong pakiramdam na talo ang Mineski Sports 5? Wala namang may kinalaman sa buhay ng teams dahil mga caster lang kami. At ang mahalaga naman eh, para sa akin, nanalo na nanalo ang isang ano, kumbaga mayroon tayong Pinoy representative. Walang ano dapat. Walang animosity. Pag Pinoy, Pinoy, suporta. Eh katulad yan, eh mga TNC bros naman natin, mga tropa natin yan. At saka si Ka Eric. Eh, ano ko yan? Kapatid. Kaya relax lang tayo. Arep, tropa yan, tropa. So the score is now 72-2. Execration is in the lead in terms of kills. Pero pagdating sa net worth, we can see that, wow, what? Nalito ako sa lineup nila. Oo. Hindi, best of 3, best of 3. Oo. Nalito ako sa lineup. Bakit ang farm up ng Lion? Lion mid? Ano to? Nagbago na ba yung, ano ngayon, mundo? Oh, sobrang taba lang talaga. Grabe, Zaki dito mga kaibigan, being killed by Abed. So, siguro ano lang naman, hindi ko alam. Bakit ganito? Nagbug? O sadyang mabagal lang yung farm nila? Siguro Zaki had great plays. Mamaya lalabas ko kasi mayroon lang ano. Check ko mabuti kung ano yung ano, kung ano yung parang stats. Kaya lang, may gagawin lang ako. Sino ba nagkakas dito? Ah, kaya pala eh. Kaya ako hirap eh. Yan natin kay LD. Yan. Tapos. Sandali lang, mabilis lang to. Bakit mas farmed up si ano? Ayun na, okay na. Yun, naayos na. Kanina, bug yung network eh. Okay na. Ayan. So, umayos na po yung network mga kaibigan. Kanina, medyo nasa mali tayo. A current gold ata yun. Napindot mo ata yung key. Pero okay na. Nagtaka ako eh. Kasi biglang highest network si ano. Okay nga, napindot mo nga yung keyboard. Tama. Sige, sige. Okay lang yan. Wala tayong problema dyan. So, Ajit dito in the lead in the net worth with 11K 800. Tapos, Abed humahabol to with 11K flat. Pero ngayon, 11,200. Medyo okay naman yan. Nandong tech po. Meron na siya ditong pang silence. Pero I think Invoker already has Yule Scepter. Hindi! Blink Dagger and going for straight Aghanim. So medyo problemado siya dito. And Tiny buying the next best item para sa kanya. Echo Saber. Nung nagawa yung Echo Saber, Majer, ang unang-unang pumasok sa isip ko na magbe-benefit sa item na yan, sa Germinate Attack ng melee, si Tiny. Kasi yung mga mababagal umatake na malalaki ang damage, laging ang problema nila, di ba, attack speed. So, yung Echo Saber, it patches your attack speed problem significantly.
ng sobrang mura lang, madaling buuin yung components niya, hindi ka masyado may stress. Anyway, smoke gang coming in from WG Unity. Let's see kung sino makikita nila. Execration humahawak dito. Kailangan nilang manalo dito at least twice para talagang dominant, and make sure that they are the second placers. And so far, they're doing pretty well. Kimo with his Elder Titan, a good counter to ano. Sige, wala problema sa akin. To ano, to tawag dito si Rumble, si Timber. So, na ngayon ay nakabuo na kaagad ng Bloodstone, 22 charges, and then Shiva La Guardia. Ito lang. Okay. Sige, Abed and teams with that ano on point relocate play. Nana being sloppy right there. He underestimated the ano the global capability of execution, in my opinion, or maybe just a lapse of judgment. Nawala siya sa ano niya. So ayan, sinasuggest ko sa mga nanonood sa atin ngayon, ipamalitan nyo na may laban pa rin, nagkakas pa rin kami ngayon ng aming Pinoy coverage. Mamaya darating si Kuya D, kaya relax lang kayo. Ayan, sabi nito ni ano, naku po, RR, wala na siyang Ravage dito, so siya pinag-tripan. Let's see if he can still survive. Here comes Nando. He can go for Zaki right now when, no, it was Afu who's gonna kill him. Naku, humabol si Wen dito. Nakita niya si Nando, pero wala na, di niya magamit ng Chronosphere. Medyo mabilis-bilis ng konti. Meron siyang Blink Dagger, so in any way, pwede niyang i-setup yun. So ito, naku, go ba sila? Ayan. Wen, waiting for it. Hindi, farm lang muna. So nakakatuwa kasi parang kailan lang. Nung dati, nung sa Dota, ay uso pa yung Wombo Combo. Isa sa mga parang, nung hindi pa uso AP, guys, ewan ko lang kung naabutan yun. Nung dati kasi nung unang panahon, ang Dota, hindi pa all pick permanente. Kailangan mo nang itap yung dash AP. Nung nag-umpisa ko naglaro ng Dota, yung sa Warcraft, yung Dota 1, Dota All Stars, hindi pa uso nun yung all pick. Hindi ka pa uso nagtatype. So, pinipili ko lang, ano, parang kapag napili mo Sentinel, Sentinel lang ang mga hero mo. O kaya yung mga neutral. Pag ay wala pang neutral noon eh. Pag Scourge, Scourge lang. Kaya noon dati pag Sentinel ang gamit ko si ano, si kasi puro combo noon eh, uso combo. Si ano, si Trend Protector kasi sobrang ganda ng overgrowth noon. Tapos kapag ano ako, kapag Dire, wala kasing ang pinakamagandang setup noon, si Faceless Void. Tapos sinatawanan ako noon kasi si Void dapat daw carry yun eh, dapat daw pampatay eh, pang farm. Pero ngayon, nakakatuwa kasi nagbago na ang ihip ng hangin. Now, he is one of the best initiators in this game and an offlaner as well. Kaya, how things have changed. So cool. 23-14 ang score, WG Unity. Tignan natin kung makakahabol sila. For late game, they have, well, kasi carry nila si ano eh, si, tawag dito? Si, hindi, ang kineri nila si Ajit. Kung hindi ako nagkakamali. Si ito si Timber Joe pinag save play nila. So this is a very risky move coming in from the Warriors Gaming Unity. Wen is definitely off laning. Ang pinang papatay nila dito is Timber, so and then Invoker. So Nana and Ajit, medyo mabigat-bigat ang kanilang dala-dala dito. So batiin ko muna yung nagpapabate. Babae daw sa kapitbahay namin na si Aling Dali na nagbigay ng ulam dahil hindi nakapagluto ng ulam. Nanay ko dahil nanonood ng laban ng ex, isa kang bayani, Ate Dali. So, yun. So, shoutout sa iyo at saka sa nanay mo na nanonood ng laban ng ex na hindi na nakapagluto. Pwede na mo magdilata kasi parang tol. So, shoutout kay Aling Dali. Sana sa bahay meron din ganun. Sa baba, may clash ata. Hindi, nagkakasukatan. Tignan natin. Oops. When oh, pero yan corona para kay Nando. Ravage connecting to 3. Big difference. Pumasok na dito guys, against Abed. Biniyak na ang lupa na naman po. Afu is gone as well as Zaki. Ay, hindi nila mapatay si Afu. Pero yung patay niyan. Ayaw nila, naku po. Disaster ata. Kasi biglang dumating si Nana and he is untouched. Wala siyang mana dito. Abed, sabi niya susuntok pa ako. Pero when locking him down, kaya pa ba dito? Hindi. 4 dead. Oh no. Invoker just in the right place, and with that yung execution, nahati sila sa clash and they paid the price for that. Hindi nila nagawang ubusin kaagad yung WG Unity. Kung na-focus si ano dito si Nana, pero sadyang makunat lang talaga siguro si Ajit kasi hindi siya namatay. And that chrono for RR ay for Nando preventing the Queen of Pain to actually unleash her burst damage. Lungkot. Pabali daw bossing sa 555 na kinain ko kanina. Ang sarap. So ito mga kaibigan, aray ko be talaga. Nana would now be taking the ages of the immortal. At wow, lungkot nun. Sobrang lungkot. Long coat.
Long coat, paring Lon. Okay ni. Eh, that's big. My goodness. Wala akong masasabi. Wala akong masabi. Hexed. Oh, setting. Patay. Ano nangyari? Ayun. So, the game plan of WG Unity, it's okay to use one chronosphere para sa isang tao. Basta ang mahalaga, mahuli mo si Nando. So, okay yun eh. Nawala si Nando, walang burst yung ano, execration. Si Tiny naman at saka si Wisp, eh, medyo nalit-lit ng konti ng dating, kaya hindi kagad nagawa. Diba? Ang lungkot. Kaya namatay nga si Nando. Sabi nga nito ni ano, namatay daw si Nando Versosa. Eh, di sad. Babali daw po, hi sa mama ko, nanonood din sa likod ko. Yun, tindi. So yan, alam mo, nakatutuwa kasi pati yung mga nanay ngayon, alam, may aware na rin sa Dota eh. Yung nanay ko kasi nung yung ESL 1 Manila at saka Manila Majors, eh di ba nandun ako sa event at napapalood sa TV. Pinapanood din nila ba? Nung pag-uwi ko, sabi niya sa akin, anak, hindi nanalo yung Liquid mo. Anak, nanalo yung OG. Nagulat ako. Yung nanay ko updated. Wow! So yun, shoutout sa mga nanay ngayon na, well, ano, dahil, kumbaga sabi nga nila, if you can't beat them, join them. So siguro dahil na-stress na sila sa mga anak nilang ang kukulit sa pagdodota, eh, tinakiyan na lang sila, nakibalita na rin lang para mag-gets nila kung anong nangyayari, di ba? So yan, 24-18 po ang score natin, execration, eh, lamang pa naman. Pero problema, tumataba ng tumataba si Ajit, si, ano, si Rumble, si, ano, si Timber, so and that is a big problem for them. They need Kimo to actually ano reduce the armor of WG Unity and make them softer para masakit. Ayun, siya daw nag-update. Ayun, ako nag-update sa mama mo. Ah, talaga, salamat pa rin, French. Bakero. Ayun, ako po. Oh, nako po, no TP for you. Only two guys were able to team. Ravage na yan, bes. Ayun o, sabay dating na. Ito na mga kaibigan. To the rescue blink in. Avalanche toss. Aegis would be pop. Good play mga tropa. Peace dahil sa na-cancel na TP. Tingnan natin mga patay nila si Ajit. Breakout si Nana. Nando is here. Still pursuing. Blink in Ajit. Sabay Timber J na nag-pintis. Yari ka boy. Pero to ko win. Meron siyang chrono ito. Pinabalik mga kaibigan. The chrono and the shout a bit might be in danger. Let's see if this would be changing the tide of the battle. Nana losing his Aegis but was able to kill Abed. And the clash is going around both ways. Walang buyback dito si ano, so medyo napasama pa ata. Naku po. Naku po. Masama. Masama. Masama ang pangitain mga kaibigan. Agoy. Ayun, nadisi si Nando. Yan, sisihan na. Yan, shoutouts doon sa nanonood daw ng kung ano mang palabas. Sa PC10, naglalag tuloy yung stream. Nako. Pabati naman daw sa Bautista family sa New Jersey. Salamat, sabi ni Loba Sumi. Hello. Pa-shoutout naman sa prof na sana huwag siya magpa-test mamaya. Nako po, aral ka rin. Aral-aral din. Nagtataka ko, bakit walang babae sa pro tournament? Kasi yung mga babae, busy mag-snapchat. Ito ah, kasi konti lang kasi talaga yung babaeng legit na gamer. Karamihan sa mga babaeng nasa gaming, unfortunately, eh ginagawang road to pagpapasikat. Pero hindi naman lahat, sabi ko nga sa iyo yung iba. Konti lang, marami akong kilalang mga legit na mga gamers na babae. Pero syempre, ganun talaga. Hindi naman kumaga. Oh, pero naku, RR, na-hex kagad, pumasok, naku po, yari ka boy. Then, stand game siya, meron ba siyang ravage, wala siyang ravage ito, teams is trying to save him, RR, might be in danger, teams would be the sacro. Oh, hindi siya inabot, mistake, Timber Chain, mula kay Ajit, hindi siya nakagamit ng Whirling Blades to actually kill the Wisp and that Sunstrike, not gonna connect anyway. Hindi ka na. May laban pa ba, Mineski, Kuya Denks? Naku. How I wish na may laban pa sila. Meron silang kwentuhan. Ako po, when napuntahan dito, dito na ang ano, mga tano, dinahabon nila RR, Tornado, and then EMP. Pero Nando would be here, RR. The Blinks are will be nasasi when he is now dead. Nando, BKB, just to make sure Zaki would be wiped out as well. Pero meron silang buyback dito, WG Unity now, lacking two players, two heroes, I mean.
This will be a 3v5 situation, but remember, mayroong buyback dito ang WG Unity, yung dalawa sa kanila. So, I think Execration can force the buyback and make everything a little bit worse para sa WG Unity. Baka sabihin ng mga tao dyan, kwede, Denki, ba't gusto mong pag-buybackin yung WG Unity? But ano naman ngayon, ba't kailangan nilang i-risk na mapabuyback yung WG Unity? Ganito kasi yan, guys. Pag nag-buyback ka, tumataas din yung respond timer mo permanently. So kaya nga hindi na advisable na mag-buyback early game. Kasi babawasan ng husto yung, kumbaga dapat makaka-respond ka kagad hindi. So save the buybacks for dapat yung sobrang important talaga. Pero nando dito missing the ano, hindi siya tinamaan ng EMP. So he's safe na na. Naku po, Chrono na naman po para kay Nantong Tech po. Galit na galit. And WG Unity would be pursuing them this time around. Dust para kay Teams para mawala yung kanyang Glimmer Cape. Pinapas nyo na bash. Oh no, killing spree. Mahabol si Nana. Meron ba siyang cold snap? Uy, lock in the avalanche. Naku po, dito mama kay Nana Chu. At yari siya dito. The ice path is the icing of the cake. And then Zaki with the ano, Earth Spike. Double kill for Ajit. 26-22. Oh no. Naku po, tornado pa para dito kay ano. Kaya sunog na sunog mga kaibigan at kakain sila ng ano. Palos sa mangkok, my goodness. O yung gem, hindi nila pupulutin yan, syempre. Pulutin mo na, ikaw ang tunay na Princess Sarah. Ayaw niyang pulutin. Naibibigay niya kay... Nakukuha ni Lavinia! Ay, hindi. Akala ko. Nako yan, kukunin syempre ni Wendy Ramos yan. O yun. Alam mo, kanina pa na itong si Nana, bad trip na dun sa stamp niya ni. Ni Kimo, ayan yung nagkanta sa TV sa kanya kanina, kaya nawalan siya ng ages. Nako po, bes. Nako, Lon, bes. Nangyari talaga sa Pilipinas. Nangyari sa Pinas. Nako po. Paano kang makakatulog niyan? Tinalo kayo ng position 1, ano? Position 1 Timberso. My goodness. Position 1 Rumble. Ay, nako. So, ayan. Tier 2 down para sa bottom lane, and the ones remaining are just the three tier 3s na kayang-kayang kuhanin ng WG Unity. Samantalang itong Execration, siguro kailangan nilang pumugak. Mag-pressure lang sila dito. Wala eh, ano sila eh, napipitcha pa sila eh. Binabato lang sila na pizza at delivery ni Timber Joe. Doon siya nayayari. Hikes. So, ayun po mga kaibigan, kalungkutan. So, ano kayong kaganapan dito na pwede mangyari? Iisip ako eh kung anong pwedeng gawin ng Execration. Feeling ko talaga kailangan nilang pumugak eh. Ikutan nila, pati nila kaagad si Nana. Invoker is the primary target in my opinion. Tanggapin nila yung katotohanan na makunat si Timberso. And maybe burst down Void or Invoker. Without Invoker, kalahati ng kanilang ano, kailangan ang kalahati ng parang damage output ng WG Unity mawawala. Kasi hindi rin naman ganun kareliable si Timber Joe eh. Si Timber Joe makati lang naman. So ano daw ang solution sa pizza problem? Eh, Teenage Mutant Ninja Turtles po ang sagot, kasi mahilig silang kumain ng pizza. Pero second gem ito, mula ata kay ano. O, binili nila, diba? Bumili si Kumo ng bagong gem. So, mayaman siya dito. Okay, tatlo na lang po ang kalamangan ng Execration sa WG Unity. At mukhang comeback pa ata to. 22 and 20k net worth para kay Ajit and then Nana respectively. Timberso and Invoker so farmed right now. Nako po, si Timberjo may aga names na. Double Pizza Hut. Hindi na to Pizza Hut lang, Shakey's na rin. Tapos may Domino's pa. Hindi, ang gagawin niya dito ano eh. DJ Mix. So, batuhin ka ng dalawang pizza, medyo makati yan. At may trivia ako sa inyo, sa mga viewers natin dito. Kasi may nagtanong sa akin dati, Kuya Denki, bakit yung Aghanim's na ano, bakit yung Aghanim's na Chakram, yung ulti ni Timberso, bakit blue? So may nagtanong sa akin noon. So alam niyo ba anong sagot, guys? Hindi, syempre hindi. Sa mga dinakalam, ganito lang ka simple. Ano ba kulay ng totoong team yung original na binabato ni Timberso? 'Di ba orange? Ngayon, kaya yun blue kasi throwback yun or ano yun, shoutouts yun sa Portal. Yan, so yan. Trivia lang kasi ang Portal po ay laro ng Valve. So, ayan. It's a Portal reference.
Hindi daw nakikita item, Kuya Denki. O, ano to? Misteryo ba to? Pakita natin. O, di yan. Pakita natin. Ayan. So, gusto mo ba? So, eto, best eh. Kanyara sa Pinas, best. Lamang na eh. Eh, wala eh. Delikado, Denki. Alam mo, minsan talaga, Lon, tatanggapin mo yung katotohanan na kapag na-burst out si Nando, walang nagagawa yung execration eh. And ang natutuwa ko dito, kasi ito eh. TL, ano, Timber Joe na bida. Siya yung carry nila. So, ano to, offlane, mid. O, di ba? Kaya nga, so pure damage yeah, game player, eh. Sino yung ano? Sino yung tiny? Si, ano, Abed. Abed. Kaya Abed ang bola. Kung wala kasahan si Nando, malambot talaga si Nando eh. Kumbaga, pag naka-wave yun, tapos na yun. Yun nga, hindi siya pinapayagang maka-wave eh, kasi when, fino-focus fire talaga siya. At ngayon tingnan natin mga kaibigan, I think lacking pa rin yung damage ni Abedo Process eh. Kasi tingnan mo, yan pa lang oh. No crit. I think he needs the crit ASAP to just destroy Nana. Kasi ang pinagkaiba talaga, yung si Nana Chu, nabubuhay lagi. Si Nando, sobrang bot lambs. Ang problema kasi dyan, nakikita ko, sure na makakakrono eh. Kahit anong mangyayari. Oo. Pag makakrono, minus one na sila, titira-tirahin sila ng jigma-jigma ng invoker. Kahit may BKB sila, kayang-kayang ano, talunin ng krono yung BKB. And, ubusok Dota 5. I think may BKB din yung ano, may handa rin, tatlong BKB din ng ano, ang WG Unity. So yung rubbish, mawala na silbi. Kaya talagang tapos nga ang Dota 5 dito. So yan, siya nagkatanong. Ay, lako po! Nako po, Julie! Ayun, niligtas at sacrificial lang po mga kaibigan. Shoutouts kay Team Sangbayani ng Condor. Ang problema dito, Dengue, sa ganyan sitwasyon, mamatay yung ano, 2-man down, baka po mag-push na yung WG Unity. Oo, and I believe walang buyback ang execution dito, maliban kay Nandong Teku. Nako po! Oh, nako po! Ito, Gwen! Pero wala ng chrono yan eh, okay na yan eh. Sige, si Zaki, pwede na. Pitasin mo, best! Blink! Pwede na. Gem drop. Eh, wag na. Wag na yung gem. Sus. Okay lang yan. Puso. Exec. Nako, ito. Nako, yung courier. Munti ka na. So, tama yung decision dito. Kinuha nila ni Queen of Pain. Ninandong Tech po yung courier. No faces void for now. Hindi niya nagamit ang kanyang chronosphere. Si Ajit dito ang problema. I think Ajit has a BKB. Ang problema mo kasi, yung invoke. Oo. Masyado rin mautak. Yung ini-EMP yung bakbakan. So, hindi na makaporma yung Dainy na nakakite siya mamaya. Oo nga. Yun nga. Wala rin silang mana dito. And the problem for Queen of Pain, eh, kailangan niya ng mana para makapag-spam. As well as Abed to a certain extent, kailangan niya kasi makapag-avalanche tos eh. So, medyo machakit. Machakwet. Baka lumipat bahay kami. Si Kuya di kasi late. Oo. Kaya... So, biyawin niya naman siya. Kinusto niya yan. PPM mo siya. Galing si... Nabati ko pala si Carl Lul na nagdodota to na. Oo. Si Carl Lul. Carl Lul. Hindi na Lul. Carl Dota. Carl Dota. Carl Dota. Eh, sabi ko din yung kati ng... Oo. Chikpa-chikpa. Kaya nga, EMP na EMP. Napapaano ka na lang, mapapa-empupo ka na lang. At ngayon, yun nga ang problema kasi, Lon, eh. Talagang sa totoo lang, Invoker is one of the best heroes in late game. Kasi 10 skill na kaya niyang i-spam with Aghanim Scepter. And yung skill niyang 10 na yun, parang ulti, Lon. Kailangan, diba? Ano? Kailangan, mauna dito i-exec, mabitaw nila lahat, mapatay. Matry nila mapatay yung Invoker nang walang nabibitaw na trade. Palalo sila dito. So ito, na ang bola kay RR, in my opinion, kailangan na isang magandang Ravage. Ako po, yun na naman, beso. Yung mga ganyan. Naku, ayan, EMP. Kalahati ng mana, wala. O, patay ka po. Dota 5 ni, ano, ni Abed. Pero sakit! Buti na lang, walang backup dito. Paano kung yung WG Unity, may mga global heroes. Siwi mo yun, no? Yung Tiny, nagmumukhang bata sa Invoker. Hindi naman sa sinasabing less skilled si Abed, pero kontrapelo kasi yung ano eh. Ayan, Hex! This is the... Ayan, pwede, oo. Puso, yun ang surprise ng exec dito. Ma-hex nila tong poging invoker na to. Palaging pog, naku po, Kuya nyako Eddie. Nyako po! Chunk ka pa! Na-blink again! Bono! Mistakes have been made. Si Kimo nahuli dito, naku po. Dinetward na sa PES. Patay! My goodness. Ubus ang Dota 5, mga kaibigan, execution. Di nakaporma si, ano? Si Abed, sinasabi natin, nakakayabed yung ball. Yung ball na. Oo, ayun, oh. 3-man Ravage. Pero tapos ano, sinigawan patay si Wendiramas ito. Pero okay na kasi nakapag-chrono na siya. So di na siya masyadong kailangan. Buyback na, nagalit na ang Kuya Eddie. Sige natin kung ano gagawin pa nila. Mahabol sila dito ng Nandotech. Nakahabol sila, wag muna. Chill lang muna dito. Baka pumalag yung WC. Blink toss! Dali! Naku, pwede na yan! Sige! Pwede blink na toss. Yan. Namatay si Mang Earthquake. Blink toss! Best! Wala na, best. Nakabakal.
Galba G. Nako, yan na. Wag mo nang pag, wag mo nang pagpilitan yan. Ayun, kinold snap sa mukha. Ayun, binato na lang. Binato na lang ng back. Oh! Pwede! Nando, sigawan mo! Ayan na! Andito na ang apat. Bugbugin na yan, BKB. Big E, sinapak. Aegis would be pop. Andito si Ajit para tumulong. Double combination dito. Lagyan na ng pizza mix dito. Naku po, Abed. Kaya-kaya niya yan. Paluin mo, pambes. Paluin mo! Paluin mo, best. Naku po. Big, si big, patay, mega kill. Yun no, ang sinasabi natin sa execution. Good si play, coming in. Pasok, pasok, silence, silence, silence. Galing ni Nando, doon naisip niya. First time kasi nakita niya nagamit yung ano yun. No, oh, yun, may huli pa. Tinasang baboy, patay, walang buyback dito ang tatlo. Si ano lang, si Invoker lang, so pwede-pwede sila mag-push. Kung saka-sakalik, buhay na si Kimo, mga kaibigan. Actually, masyado makapal yung face nung Invoker noon. Akala niya, safe na siya. Safe na siya. Kala niya safe na siya. Eh, biglang hinik sa face. Ayun. Ang hindi ko doon maintindihan, pwede siyang mag-ano eh. Pwede siyang mag ghost walk. Pero siguro, ano, yun nga, kampante na siya eh. Ano, naka-gem. Nahulog niya yung gem ng ano, diba? Ah, oo nga pala. Oo, naka-gem, naka-gem. Nakinando nga pala yung gem. Tama, tama, tama. Nahulog yung gem ng George eh. Oo. So, yung pagka ano ng gem, rock na ito. Kaya araw, naka-gem. So, nasipat. Nice play. Kaya nga. So, ngayon mga kaibigan, may pag-asa pa naman. Hindi pa tapos ang laban. Mapalag sila dito. Importante lang, huwag mahuli si ano. Huwag mahuli si Abed ulit ng isang mabilis. Nung naisang mabilis siya, tapos siya. Kaya nga. Napabuyback pa siya. So, even though sabihin na natin ano, nakabawi yung exec dito, they have to be very careful now. Isang no buyback production sa yung tiny ng 4 minutes, Dengue, at mabilis na naman pumitas tong WG Unity dahil meron silang maraming pag-disable. So, yung ang 3-4 HP nito ni Tiny, kayang-kayang tanggalin ni Invoker mag-isa eh. So, dapat, ang gawin nila dito, mga Papi Love, eh, number one, mag-ingat. Oo. Mag-ingat sa sunog. Naku po, pero anyway, anyway, Abed, kung ako sa'yo, benta mo na yung Echo Saber, mag-Daedalus ka na. So, eh, okay, all in. Okay lang. Wala na siyang buyback, 4 minutes pa yun eh. Kumaga parang i-all in na niya. Mamaya na, chill lang. Ito, pero hindi, sabi ni Kim, anong chill lod? Rock akong rock. Oo, gustong makakita. Actually, kung makakapita sila dito, panalo na yan. Oo. Kaya na nabibitas nila si Nana Chu eh. Si Nana ang nakukuha nila lagi. Ang problema kasi si Ajit. Si Jimber Chu kasi, sabi-sabi lang yan, wala namang arit yan. Pero problema, pag tumagal, makati yan. Oo. At saka, nagiging malakas na si, ano, si Jorge. Si Jorge na nagiging parang playmaker. Si, ano dito, si Nando, kailangan maging smart siya pa sa pag-hex. Kung sino yung ma-hex nila, kailangan nila ma-burst. Ma-focus fire, oo. Kung hindi nila ma-burst yun, at tumagal ang rumble, olat sila dyan, masyadong makati yung ano, WG Unity, yung Invoker. Pero oo. Pag nahunahan nila yung Invoker, Dengue. Oo, yun. Malaking bagay na si Nana hindi makapagbitaw ng kahit isang skill. So sabi ni Russell Pardillo, yung Mineski Road to STI ata. Actually, yung execution malapit na sa airport yan. Palipad na yan sa kaya Los Angeles. So, tingnan natin kung Los Angeles, Las Piñas yan hata pupuntahan. Oh, ano, the US of A talaga. Ano? L.A. G.U.N.A. Laguna. Ito. Naku po. Masyadong aggressive tong WG Unity. Naku, kasi pag nakita nila si Kimo. Pero nagtago si Kimo dito. Stay in the trees, playa. Ayun. So, taking a page mula kay HYHY. Tama to. Queen of Pain naman eh. Naku, cooldown ng kanyang TV. Pwedeng-pwede siya dito. Hindi, alam ng execration na nag-smoke ngayong WG Unity and he's pretty sure na tapos na yung duration ng ano nung smoke of deceit kaya ano na si Nando, lumabas na ulit. Reflex. Para magano. Oo. Ngayon yung mga game sense na gusto ko matutunan ng ano. Tingnan natin. So, ano na buo na nila dito? Ayun, sa wakas mga kaibigan, si Abed Abros napag-dedalos na. At wow! Discarding money ng Nando, hexing and then destroying the tier 2 sabay TP. Dalawang Kiyabo Gaming. Yun ang sinasabi ko. Yan ang kilala ang Pinoy noon sa ginagalawang pugak. Diba? Yung simplehan lang. Walang kumaga, walang halong landi. Ano lang, basic play. Kasi minsan, nakakatawa ito. Isang mali, mate, mga kaibigan. Oo, totoo. Isang mali, mate. Pakicheck nga yung buyback. May buyback na ba yung Tiny? Mala. Wala pa. Tagal pa, 2 minuto pa. May tulog to, Papi Love. Ito ang nakakaba dito kasi, ang nakakaba dito kasi alam na alam mong kayang-kayang manalo ng execution eh. Nasa kanila yung ano eh, lamang eh. Kanina, pero, nasa kanila yung lamang. Pero, base sa Shensha. Sa stocks, naku ayan, po. Sa stock market. Ayun, bumaba. WGUT. Na Brexit. Na Great Britain dito ang ano, ang execution. Ngayon, ayun, nasa wala, WGUT. Ano ba to? Kumbaga patience na lang rin going for execution. They need to be very patient. At wag mawala yung ano yung composure. Queen of Pain na naman po. Si ano dito si Nando. Naku po. Na Julie, blink. Blink BKB. Best BKB, blink.
Meron ba siyang TP? May TP na siya dito. 3 seconds. 2, 1. Makakapag-chrono ba sila? Buti na lang at ginamit pero, ni... Pero ano pa rin yun? That's still number 1 Green of Pain. Dapat hindi mo naaabot sa ganun na mapapa BKB ka, dengue. Kapag ano yun, medyo sloppy yun. Bakit ka mo? Kahit na nabuhay siya, yung charges na BKB, paikli na paikli. Oo nga. May tanning. Swerte na lang siya na hindi nakapalo up yung si Tandang Sora. Ng boy bawang rakas kaya, kung hindi wasak yun, wasak siya dun. Pasalamat siya kasi ang pinang-initiate ni ano ni Invoker Tornado. Kung hindi yung Hurricane Cat, kung sinave niya yung Hurricane Katrina pang cancel ng buyback. Nako po Kuya Eddie, dun siya na problema sana. Pero anyway mga kaibigan, how's Invoker doing? Wala pa siyang hex dito. Imagine mo pag nakapag-hex pa, Octarin Core na ang buo niya dito. Si Ajit ang nag-hex, mga tropa peeps. My God. May this gali. Game though, masakit sa banks. Mga kaibigan, kailangan natin ng ano dito. Kailangan natin ng isang magandang play. Mga ballsy moves. Kailangan dito magpasa ng bagong ano ng batas na bawal bawal i-chrono si ano si Tiny. Kasi pag na-chrono si Abed, tapos ang Dota 5. Wala silang DPS. Oh. Yung Queen of Pain pag nag-scream wave, yun na yung cute, bago. Yun na yun. Cute of pain na siya. Kasi pag sinapak siya, wasak siya. So, let's see. This is going down the wire, mga kaibigan. Kailangan manalo ng execution dito. This is a do or die game. Kailangan nilang manalo. The momentum is near. Oo. Pag natalo sila ng game 1, I think game number 2 and maybe game 3, medyo magpa-falter sila. Mo, sabi ni Baron, bigwasan nyo na, mga kaibigan. Naparad mo ba? Ano yun? Scam eh. Sistema. Draw yung laban. Pero kailangan bigwasan na dito. Bigwasan na. WG Unity lumamang pa dito. My God. Okay, pero may smoke dito. They know smoke. That WG Unity is in tutunog Roshan. Tutunog na yan. Naku po. Back na, bes. Wag na, bes. Oops. Lagay lang si Soulja Boy. Uy! Naku po. Galit na galit. Para lang kay Nana nasa. Oh! Nagbitis ang chrono! Pwede! Ay, pag-ibig! Okay lang yan, BKB tayo, best. Naka-BKB tayo, best. Oh, Ghost Walk. Sige, palisin niya. Mendiramas na pag-tipal. Wala na siyang chrono dito. BKB. If he dies. Oops, medyo sloppy sa sloppy. Oh, ay, naku, yung Queen of Pain na tipe. Naiwan. Oo, Ajit. Pag-wotripan nila dito, may ravage pa ba? Wala nang ravage. Naku, Nando. Ang putik ng Pinas. Laging putik, mga kaibigan. Naku, sa tiyo mga kunat ni Ajit, oh. Tatlong bumubugbog sa kanya. Wala makunat pa sa pizza pa yan, mga kaibigan. At naku, sige mo, delikado. Nag-spider bagging. Naku. Naku, tuloy-tuloy. Na-hex na. Yari dito. Oh no, mistakes have been made, mga kaibigan. Ravage. Ito na, uy! Pwede! Pwede! Pwede naman eh. Pwede naman pala kasi eh. Oh, yun oh. Sinana. Sinana. Ay, naboy bawang rakas. Naku po. Nakupo. Nakupo, easy. Nakupo, of course, lamig. Na ano na? Lamig. Na sub-zero. Oh, grabe naman yung layang lakas ng katawan, mga kaibigan. Oh, tulog. Tulog muna. Abed, delikado si Abed dito. Buhay niyo si Abed, puso. Nako, yun lang na Julie. Nako, naboy bawang crackers, my God. Nakita mo nag-word pa, may buyback. Relax. Pero grabe naman yung clash na yun. Medyo tinamaan ng puwersa ni Bastong si Wen eh. Oo eh. Nani. When in doubt, zero chrono. pero nagkagulo, bumasok. Ay, wala na chrono. Bumasok naman yung Queen of Pain. Nagpapitas rin yung Queen of Pain, si Nando. Isa rin. My God, isa rin beautiful play. Kumbaga, bibigwasan kita. Pagbigwas, walang tinamaan. Bumasok naman si Nando. Tapos di umalis. Pwede naman umuwi. Ang problema, pumasok sa lima. Ang pumapasok sa lima, talagang wasak ang vitamins. Kaya wasak ang panty ni Queen of Pain. Nako po, BKB will be popped again. Arar naman dito na wala naman siyang, ano, ewan ko nung gusto niya mangyari. Ano gusto mangyari doon? Wala namang ravage. Nagpatiwakol. Ayun. Nako si Kimo. Tinamaan ang siyarong kometa patay. Baka mabu. Oo, baka mabu. Sige, palo pa, bes. Ako si Arar, nag-buyback, bes. Nag-buyback para sa wala. Nag-buyback, wala namang ano, ravage. Isa rin ito. Walang buyback si Abed. Oh, goodness. The Dota 5 is real. Naku po, GG. Ang lakas lang talaga ng pressure play ng WG Unity doon. Wala na silang pakialam. Nakita mo na nag-cooldown yung BKB nila. Bigla silang pasok. So, masyado rin maaga kasi double BKB nung ano eh. Queen of Pain tsaka tayo na eh. Nakasang double BKB. Lima yung kalaban. My God. Sayang. Hikes. Tapos ito naman si RR nag-buyback. Wala naman palang ravage. Best, yung Tidehunter nagpataw eh. Nagpatiwakol.
eh, siguro pinasahan niya lang yung kalaman pero wala. Nagintatawa ko yung kanina eh. Blink in tas Shiba's guard. Nice. What a nice. What a nice. Pero tandaan mo, may bawi, may gulong, may gulong dito. So we'll be right back for more action dito.